Hello, nakapili ka na ba ng gusto mong ulam? Wala eh. Ikaw, gusto ba talagang kumain dito? Kahit saan, basta kasama kita. Kung gusto mo, ano, mag-take out na lang tayo ng pansit sa kanto nyo, tapos sa bahay nyo lang tayo kumain. Para makakain si Nanay Mel, basta kasi Kuya Mark, ano? Teka, si Efren, di ba ang usapan dito tayo kakain? Paano siya? Text na lang natin siya, ano, tara na. Nilisan ko ang si Rene. Buong pag-asa ko na magiging maligaya ang buhay ko. Natama ang desisyon ko. Na ang tadhana ko ay mamuhay sa lupa. Kasama si Tino. Ang lalaking pinakamamahal ko. Pero hindi yung nangyari, di ba? Simula pa lang noong una, marami nang humahadla sa pag-iibig anak. Ginawa nila ang lahat para magkahibalik ni Tino. At sinisisi ko silang lahat sa pagkakalayo namin ang anak ko. Nabalot ng buot at galit ang puso ko. Sinumpa ko sa sarili ko na pagbabayaran nilang lahat ang ginawa nila sa aking pamilya. Nagtagumpay ako. Nakapagiganti na ako. Pero bakit ganun? Hindi pa rin ako masaya. Dahil magpahanggang ngayon, eh, hindi ko pa rin kapiling ang aking anak. Eh, gusto mo naman sana ako pang na... Isabel, kung nag-iibigan talaga kayo, Sir Fredo, bakit ayaw magpasabihin ang katotohanan? Ano ang totoo? Sir Fredo, totoo nga na si Isabel ay hindi kakantahan. At si Jezebel na tunay super kagandahan ay iisa na nila lang. Okay. Nagbago ang kanyang kaanyuan dahil sa... Paano ko siya mahanap? Habang nagdadaan ang mga araw, unti-unti ako nawawat ng pag-asa na makikita ko ang anak ko. Hindi kaya kailangan mo nang bumalik ng si Renea? Si Renea. Babalik ako ng si Renea. Ay, may hindi na ako si Renea. Tao na ako. Paano ako babalik ng si Renea? Hindi ko alam kung tama ba na umalis ako ng si Renea. Kung nakinig sana ako sa babala ni Bana, kung hindi ko pinakinggan ang puso ko, eh hindi sana mangyayari ang lahat. Mahal ko ang anak ko. Mahal na mahal ko ang anak ko. Plastic surgery. Plastic surgery? Oh, plastic surgery. Nung una mo siyang nakilala, di ba? Maganda siya nun. Kaso, may nangyari sa mukha niya. Yung dito niya. Kaya siya, pumangit. At dahil sa tulong ni Doña Guada, muling nanumbalik ang tunay na kagandahan ni Isabel. Correct. At ang nagbayad sa pagpa-plastic surgery niya ay si Don Aguada. Hindi ba? Yun naman talaga totoo, Isabel? Ha? Huh? Nagpaganda siya para makuha ka niya, Sir Fredo. Para itatak mo siya sa puso mo!
Ma! Totoo ba yan, Sibel? Totoo ba yan? Ikaw naman. Hindi mo naman kailangan gawin pa yon. Hindi mo naman kailangan bumalik sa dati mong kagandahan. Para lang sa akin. Dahil kahit nung paman, kahit nung si Isabel ka pa, eh, mahal na kita. Pero alam mo kung masaya ngayon. Kasi yung babaeng minahal ko nun, yung babaeng minamahal ko ngayon, ay isa. Pinakamamahal kita, Isabel. Hindi kita pakakawalan. Mahal na mahal din kita. It's been 4 months since maaksidente anak ko. Wala pa din pwede gawin para gumising na siya. Well, all we can do now is pray and wait. Pasalamat nga tayo at stable na ang kanyang mga vital signs. Huh? Ano nangyari? Huh? Kumataas ang kanyang blood pressure. Nurse! Nurse! Oh my gosh. Anak natin! Miss Alcedo? Miss Alcedo? Betty? Sekreto ni Isabel, ang pagiging serena niya. Nagsisisi ka ba? Kung bakit mo pa hindi sinabi kay Fredo ang totoo? Hindi. At kahit na alam kong yun lang ang tanging paraan upang mailayo ko si Jezebel kay Fredo, kahit kailan hindi ko magagawang Fredo rin si Jezebel, alam kong masasaktan siya. Hindi yung kayang gawin ng damdamin ko. Kaya palang, may naalala ko na. Ito sinasabi mo dati para sa akin, ikaw yung nagligtas sa akin. Kaya pala, kasi ang sana hindi ako naniwala sa'yo. Ha? Tawarin mo ako. So, susugo ka na. Kaya taas mo ng puting bandera. Buboy. Gusto ko lang naman maging tunay na maligaya si Jezebel. Kahit na ang kapalit nitong buhay ko. Alam mo, wala ka naman dapat ihingi ng tawad sa akin, eh. Hindi naman kita masisisi dahil makaiba talaga si Isabel at si Jezebel. Ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo, eh. Ba't naman? Dahil hindi ko sinabi sa iyo yung totoo. Sinabi mo na naman, eh. Orte-orte! Ikaw naman kung makapagsalita ka. Parang madededo ka na. Maghanap ka nalang kaya ng ibang chicks. O fish! Kasi hindi talaga kayo magiging meant to be ni Isabel. Ngayon wala na si Bergula. Ginamahad lang ang pagmamahalan ni Fredo at ni Isabel. Hindi na ito magpipigilan ng iba. May gagamising ka na. Dinilig din ang Diyos sa panalangin ko. Ano nangyari sa akin? Bakit ako nandito?
Alam mo, mas matutuwa si Doña Guada kapag nalaman niya nagkabalikan na tayong dalawa. O nga pala, nasaan pala si Doña Guada? Ang tagal ko na siyang hindi nakikita. Umalis siya eh. Umalis? Oo. Paano nangyari? Isa, kausap po nga siya eh. Siya pa nga nagsabi sa akin na mag-uusap tayo eh. Ay hindi, kasi baka ngayon nakaalis na siya. Yun ang ibig ko sabihin. Kasi alis talaga siya. Saan siya pupunta? Ha? Ko alam eh. Sheila May? Bakit ka nandito? Akala ko ba umuwi ka na sa inyo? Oh, hindi mo ba sasagutin yung tumatawag sa'yo? Sige na, sagutin mo na. Storbo. Sino yan? Si Daddy. O bakit ayaw mo sagutin? Sige na, sagutin mo na. Sandali lang. Sige na. Yes, Dad. Fredo, good news. Nakausap ko si Enrico. Gising na raw si Betty. Oh. Kani-kanina lang. Nasaan ka ba, Fredo? Kailangan pumunta ka ng ospital. She's your fiance. You have to be by her side. Bakit daw? Ano sabi? Wala. Sabi niya ano? Gising na daw si Betty. Iha? Tatanungin kita lang ilang katanungan, ha? Just some personal questions, okay? Natatandaan mo ba, Iha, kung ano ang iyong pangalan? Betty Salcedo. And how old are you? I'm 23 years old. Anak ako ni Enrico at Imelda Salcedo. My favorite color is pink. I drive a black car. My favorite food is caviar. Ano pa? Ano pa gusto malaman mo? Motto ko in life? Pangalan ng aso ko nung grade 6 ako. Thank God. For a while, di akala ko na-apekto ng utak mo sa aksidente. Nagising na si Betty? Nagising si Betty. Baka kailangan ka dun. Sige, puntahan mo na si Betty. Hindi ako punta lang. Hindi, sige, puntahan mo na. Hindi nga eh. Nasaan naman si Erebus? Hindi nga ako pupunta eh. Ito ka lang. Aksidente? Yes, Iha. In fact, hanggang ngayon, hindi pa masosolve ng mga polis kung paano ka nahulog sa bangin. Natatanda mo ba ang tungkol doon, Iha? Naalala mo ba kung sino ang naghulog sa'yo sa bangin? Introducing the new Rexona Upside Down Roll-On with smooth flow technology. It applies evenly on your skin. Dries quickly. Try the new Rexona Upside Down Roll-On now. Nahulog ako sa bangin? Yan ba yung nangyari sa akin? Iha, hindi mo ko natatandaan. Tandaan ko lang. Nadadrive ako papunta sa bahay ni na Fredo. Nadadrive ako papunta sa bahay ni na Fredo. Para sasabihin ko yata sa kanila ang new model ng Sunsail. Tapos hindi ko alam, hindi ko paalala. Ano nangyari? Sa barong-barong ka lang na nakatira. Oo, pero okay lang. Kahit maliit yung bahay na tinitirhan namin, kasama ko naman yung tunay kong ina. Eh dati, sa mansyon na ako nakatira, pero
ni minsan hindi ko naramdaman na minahal ako ng mga umampon sa akin. Sabi sa akin ni Paolo, kaya ka daw umalis dahil hindi mo na makayanan yung hirap ng buhay. Nga pala, bakit mo nga pala iniwan si Paolo? Bakit ka nga pala nagsinungaling sa kanya? Well, makakabuti para sa kanya ang magpahinga muna. Matagal siyang na-coma at kailangan din ang katawan niya na dahan-dahang mag-adjust. Dok, bakit hindi maalala ni Betty na nahulog siya sa bangin? I believe she has selective amnesia. What do you mean, Doc? Natatandaan niya halos lahat sa buhay niya. Except for one last event na naganap bagong aksidente. Paano nangyari yun? Pwedeng masyado siyang na-traumatize sa nangyari. At minabuti ng kanyang utak na kalimutan na muna ang mga pangyayari niya. Teka, Doc. Hindi ba pwedeng maibalik yung naburang alaala niya? Dahil yun ang tama. Mabigat lang ako sa kanya. Kung mawawala ako, may pag-asa siyang umasenso ang buhay niya. Matutulungan niya pa ang pamilya niya. Nilipad na si Paolo papuntang Japan. Iniwan mo siya. Hindi dahil ayaw mo sa kanya, kundi dahil mahal mo siya. Efren, nakikiusap ko sa'yo. Huwag mo na sabihin kay Paolo na pag-usapan natin. Maayos sa iyong buhay niya. Ayoko nang guluhin pa siya. Pero... Efren, nakikiusap ako. Ipangako mo sa akin yan. Karamihan sa mga pasyenteng may selective amnesia ay babalik din nila eventually. May ilang cases na hindi na kailan pa man may babalik ang kanilang nawalang alaala. Excuse me. Oh, Fredo. Hello, Tito. Kamusta na si Betty? Well, she's resting right now. And she's fine. Fredo, she needs to be assured na kahit matagal siya sa coma, na wala nagbago sa inyong dalawa. Hindi siya pwede ma-stress. Makakasama sa kanya. And Fredo, I'm counting on you. Okay. Ano? Nabuhay si Betty Dalbrua? Patay tayo dyan! Naku, Bubu, hindi ko nga alam yung gagawin ko eh. Kinakabahan ako at alam ko na pupuntahan ni Fredo si Betty sa ospital. Sigurado ako dyan. Alam ni Betty ang sikreto mo. Alam ni Betty na si Rena ka. Siguradong isusubukan niya kay Sir Fredo. Eh, Bubu, anong gagawin ko ngayon? Anong gagawin natin? Ewan ko nga rin. Anong natin? Tandaan mo, Isabel. Munti ka na namatay si Betty. Nagdahil sa atin. Pero po ba, hindi naman natin ginustong gawin sa kanya yun, hindi ba? Pinagtanggol lang natin yung sarili natin dahil gusto niya tayong saktan. Isumbong mo sa pulis. At tingin mo, sino paniniwalaan? Si Betty na tao? O ikaw na Serena? Ano? I think you should have stayed in the hospital. Hindi ko nga alam kung ba't ako pumayag na umuwi ka muna dito sa bahay. Daddy, mas makakapagpahinga ako dito sa bahay, okay? And besides, sinabi na naman ng doctor na okay na ako, diba? Anong ginagawa mo rito? Hinihintay mo ba si Fredo? Dahil alam ko namang hindi siya dadating.
Nausap na kami, may importante daw siyang pupuntahan. Bakit? Bakit parang malungkot ka? Dahil alam ko may kinalaman kay Betty. Betty? Dating kasintahan ni Fredo. Matagal siyang nawalan ng malay. Pero ngayon nagising na siya. At alam niyo kung anong sikreto. At alam ko sigurado ako. Sasabihin niya kay Fredo kung anong nalalaman niya tungkol sa akin. Sabi ni Daddy, tumawag ka daw nung nasa hospital ako. Sana nga ginising niya ako para nakausap kita. I missed you so much. I super missed you. I'm glad you're okay. Babe, I promise. I promise talaga magpapagaling ako ng gusto. I'm gonna go to all of my therapy sessions para makarecover ako kaagad. Tsaka para matuloy na yung kasal natin. Bakit kaya ganun, Elvis? Kung kailan magiging maayos yung relasyon namin yung dalawa, saka kami nagkakaroon ng problema. Palagi na lang may humahadong sa pagmamahala naming dalawa. Huwag kang mag-alala, Jezebel. Kahit ano namang paksyon mo kung dumating sa inyo, nalalampasan ninyo ni Fredo. Dahil tunay ang pagmamahala ninyo. Mahal ka ni Fredo. Pinakamamahal ka niya. At kahit ano pang mangyari, hindi magbabago ang damdamin niya para sa'yo. Jezebel. Yayakapin ko ang kamatayan ko. Maging maligaya ka lamang. Kasal. Of course. Fredo, I love you. At dahil sa nangyari sa akin, I realized how short and precious life is. That's why I want us to get married as soon as possible. Betty, may kailangan ka malaman. Bakit, Fredo? What's wrong? Ayaw mo na ba magpakasal sa akin? My God! Wow!
I'm so happy for you. Finally, matutuloy na rin ang kasal ninyo ni Fredo. Kaya dapat magpahinga kang mabuti. Ha? At magpalakas. Kumpadre! Juan, kumusta? Iha, ang bilin ng doktor, kung saan magpapagod. Alin sa loob. Halika, tuloy ka. Sige, kumpadre, susunod lang. May pag-uusapan lang kami sila. Fredo. Sige, halika na iha. Bakit meron ka nito? Dahil ba sa anak mo? Get out of my room! You fool! Ano naman ginagawa mo, Fredo? Nagpunta ka rito para makipag-break kay Betty. You planned this to call off the engagement. Tama ba ako? Dan, may karapatan namang malaman ni Betty. Wala ka bang puso? Fredo, have a heart. Hindi pa fully recovered si Betty. Anong gusto mo, maudlot ang paggaling niya? Hindi sa ganun, pero... Ang laki! Ang laki ng pagkakautang natin sa pamilya ni Betty. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nakakabayad. The least that you can do is help her regain her strength back. Fredo, for once, please, isipin mo muna ang kapakanan ng ibang tao bago ang sarili mo. Felicia. Felicia, nagbalik ka? Hindi po ako si Cassandra. Ako si Isabel. Isabel? Ang pangit na Isabel. Anong ginagawa mo ito? Anong ginawa mo sa itsura mo? Ganyan ka na ba kadesperada? Pati ang itsura ni Cassandra gagayahin mo para maakit si Fredo. Halika na, Felicia. Aalis tayo dito. Halika na, sumama. Alam mo, Isabel, na basta-basta ka na napapasok ito sa pamamahay ko. Umalis ka na. Kung ayaw mong idemanda kita ng trespass. Sige. Pero kaming dalawa. Magkasama kami. Hindi! Dito lang ang matanggap yan. Dito ka lang. Habang buhay mo akong pagsisilbihan. Tama na, Aba. Pinagsisisihan ko na lahat ng ginawa ko sa'yo. Hanggang kailan mo ba ako mahihirapan? Hanggat hindi ko nahanap ang anak ko na inilayo mo sa'kin. Sinira mo ang buhay ko. Gusto mong patawarin? Pwes, hanapin mo ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko! Tama na! Ibalik mo sa akin ang anak ko! Tama na! Ano ka dito? Ako na! Wala akong pakialam kung gumawa na ba. Dahil sa paningin ko, wala ka pa rin kasing pangit! Mas pangit ka. Dahil napakasama na ugali. Pati yung matandang walang kalaban-laban sa'yo sinasaktan mo. Kaya hindi ako magtataka kung bakit nilayo ng Diyos sa'yo ang anak mo. Dahil wala kang kwentang tao. Wala kang kwentang ina. Maswerte siya, hindi mo siya nakilala. Huwagin mo sila. Hindi. Huwagin mo sinabi mo! Hindi ko gagawin ang sinabi ko. At alam mo, sana hindi mo makita ang anak mo. Dahil nakakaawa lang siya kung magkasama kayong dalawa. Umalis ka sa pamamahay ko! Umalis ka sa pamamahay ko! Lola Felicia, sumama ka sa akin. Sasama ka sa akin. Hindi ka sasama dyan. Napakasalbahin yan! Halika na, Lola Felicia. Sige na, sumama ka na sa akin. Umalis ka na dito. Pagkayaan mo na ako kaya na ito. Ayoko, madamay ka pa sa ulo. Umalis ka na ako na nagpag-iutan. Pero umalis ka na. Sana hindi umahanap ang anak. Dahil wala kang kwenta!
umalis ka na. Sige na, kaya ko na to. Sigurado ko kalala, Felicia. Sibel? Fredo? Anong ginagawa mo dito? Nagpunta ako para sa'yo. Ngayon takot sa opisina, wala ka. Kaya naisip ko baka nandito pa. Fredo?